katauhan, purihin ang Panginoon. Papurihin sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papurihin sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan, Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at pinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoong Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga diyos ng mga bansang iyon, sapagkat hindi naman talaga diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang diyos-diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Sion,
dalagang Marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin, ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko, alang-alang sa aking kapakanan, at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninibe si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lunsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lunsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan siyang mag-iingat sa lunsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saanman sa buong daigdig, ang dakilay ikaw. At kung mamahala, ay makatarungan. Lunsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Tumayo po tayo. Hallelujah, hallelujah. Alleluia, Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig na isumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang misang ito ay misa din natin ng pasasalamat sa mga naganap itong nakaraang kapistahan sa karangalan ng ating patron San Juan Bautista. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na naging maayos, ligtas, masaya at mabiyaya ang lahat. At gaya na lagi nating sinasabi, ito'y paraan din natin para ipabatid na ang simbahan ng Quiapo, bagamat ito'y dambana ni Jesus Nazareno, ay parokya ni San Juan Bautista. At natutuwa po tayo na marami na rin sa ating mga deboto ang nagbibigay puwang sa kanilang puso kay San Juan Bautista. Sabi ko nga po kahapon, ang deboto ni Jesus Nazareno ay deboto din dapat ni San Juan Bautista. Kahapon, bago tayo nagsimula ng mga gawain natin, kinailangan ko muna pumunta ng umaga sa Taytay, sa bagong inilalang Basilica Minor ni San Juan Bautista, at sila ay nakiusap na mabigyan sila ng imahe ng poong Nazareno. At kitang-kita ko po doon sa mga deboto ni San Juan Bautista sa Taytay, sapagkat inilihim yon ng pari nila, huwag ko raw sabihin hanggat hindi nagaganap yung misa ng obispo upang basbasa ng Nazareno, na sila'y tuwang-tuwa nung nalaman nila na ang simbahan nila sa Taytay ay magiging luklukan din ng Nazareno ng Quiapo. At pagkatapos nga ng misa ay doon lumapit ang mga deboto, ang iba'y mga ihos at balangay din natin, na masayang-masaya sila sa tahanan ni San Juan Bautista, ay naroon din ang Nazareno. Sapagkat katulad nila, katulad natin, na nakaranas ng dakilang awa, pag-ibig, pagpapala at himala ng poong Jesus Nazareno. At mga kapatid, sana sa ganitong diwa din natin laging titignan kung bakit tayo namamanata, nagdedebosyon at sumusunod sa Panginoon, na tayo'y kanyang kinahabagan lamang. Huwag natin isipin na kaya tayo gumagawa ng mabuti para mapasaya ang Diyos, para makuha ang approval ng Diyos sa atin. Hindi tayo naglilingkod para tayo kalugdan ng Diyos.
Wala pa tayong ginagawa, mahal na niya tayo. Wala pa tayong ginagawa, kinalugdan na niya tayo. Dito natin lagi dapat simulan ang ating buhay pananampalataya, ang ating buhay deboto. Hindi tayo gumagawa ng sakripisyo para maging mabait ang Diyos sa atin. Dahil kung ganun lagi ang ating isipin, darating ang panahon talagang matatakot tayo sa Kanya o magtatampo tayo sa Kanya. Dahil kung di tayo pagbibigyan, isipin natin, walang saysay yung ginawa natin. Kung iba ang nangyari sa atin kaysa sa inaasahan natin, iisipin natin na naging manhid siya at walang pagmamalasakit sa atin. Kaya, gaya ng sabi ko, simulan po natin ang ating pagsunod, pagmamahal at pagdedebosyon sa Kanya sa pagsasaisip at pagsasapuso na una niya tayong minahal. Una niya tayong kinahabagan. Doon natin mas lubos na mauunawaan ang mga atas niya sa Ebanghelyo ngayon. Kaya nga sinabi niya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa iyo. Hindi natin ginagawa sa kapwa yung ginagawa lang nila sa atin. Hindi tayo umaasa sa ano bang ginawa nila, yun din ang gagawin natin. Mabait sila? O sige, magiging mabait ako. Mapagbigay sila? Sige, magiging mapagbigay ako. Masungit sila? Dagdagdagan ko pa ang sungit sa kanila. Maramot sila? Pwede pare-pareho na tayo maging maramot. Hindi ho nakabatay sa ating kapwa ang ating ginagawa. Kaya nga sabi ko, simulan natin ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin. Mapagbigay ang Diyos, kaya tayo mapagbigay. Maawain ng Diyos, kaya tayo maawain. Kung ganun ang ating laging tatandaan, mas magagabayan tayo sa ating dapat gawin. At maging para sa Diyos, gaya ng sabi ko, hindi natin ginagawa yon, hindi tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos para mahalin tayo ng Diyos. Mahal na ho tayo ng Diyos. Hindi tayo nagpapatawad sa kapwa natin dahil baka pagalitan tayo ng Diyos kung hindi natin gagawin yon. Hindi po. Kaya natin ginagawa yon, hindi nga para suklian ng Diyos, kundi para lalong ipagdiwang, ibahagi, at ikalat ang sinimula ng Diyos sa atin. Opo, makipot ang pintuan, mahirap ang landas ng kabutihan at pagmamahal. Ngunit sino bang naunang dumaan sa makipot na daan? Hindi naman sinabi ng Diyos na parang siyang naguutos lang, dumaan kayo dyan. Siya ang naunang dumaan sa makipot na pintuan. Tingnan lang uli natin ang Poong Nazareno, ang Diyos na naging tao, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na pumayag magdusa. Ang puno ng karangalan, ang pumayag na dustain ng tao. Siya ang nauna sa makipot na pintuan para tayo maligtas. At kung yun din ang ating iisipin at isa sa puso, magdadalawang isip po ba tayo dumaan din sa makipot na pintuan? Magmamalaki pa rin po ba kaya tayo na wag na lang kaya tayo dumaan dyan? Sapagat alam natin, nauna siya sa atin. Kaya nga tayo laging nagpapasalamat. Hindi lang dahil sa piyesta. Hindi lang dahil, balik na natin po ang ating Adoration Chapel at Bautisterio.
Tayo'y nagpapasalamat sa napakaraming bagay. Bagamat siguro nga po hindi lahat na ibibigay sa atin ayon sa ating inaasahan, gayunpaman, ayon sa karunungan ng Diyos, Kanya pa rin ibinibigay sa atin ang higit pa sa nararapat sa atin sapagkat lubhang mabuti ang Diyos. Nauna na Siya, tayo naman ngayon ang sumusunod sa Kanya. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ang ating tugon, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa nang may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at iyong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhaying muli ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Amang nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Alam sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Kayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maitaragdag, sa kadakilaang sa'yo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos sa ngapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang aking binigay sa inyo, kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang unang nagmahal at naawa sa atin. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. Embrace me with your love. You gave your life to save me from sins.
Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Takisong Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa ating misa. Ulitin ko po ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga lingkod sa simbahan, lalo na sa lahat ng naging kaganapan ng ating nobenaryo at kapistahan. Ito po'y naging maayos at mabiyaya dahil po sa napakaraming mga bukas palad nating tagapaglingkod na buong-buo ang kanilang dedikasyon. At tayo po'y nagpapasalamat dito sa Quiapo. Kaya po kayo'y napaglilingkuran din po. Kaya ang ating serbisyo ay maayos dahil napakarami po nating mga volunteers, mga ministers, servants na talagang galing pa sa iba't ibang lugar at di alintana ang oras, ang kanilang lakas para tayo na nagpupunta dito sa Quiapo ay kanilang mapaglingkuran din at atin lalong mailapit ang ating sarili sa Poong Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang mga naglilingkod dito sa Quiapo sa kanilang paglilingkod sa atin. At salamat din po sa inyong tulong sa ating simbahan. Gaya ng sabi ko po kahapon sa harap ng kardinal, kung ano man meron tayo dito ngayon sa Quiapo na nangyayari at nagaganap, ito ay bunga ng pawis, luha at samo ng bawat deboto. Kung ano man po ang ating naisasaayos, hindi lang sa gusali, kundi sa ating pamayanan, ito'y dahil din po sa inyong pakikiisa, panalangin at pakikipagtulungan. Kaya't salamat po sa ngalan ng kaparean ng mga Quiapo, ng Quiapo sa inyong tulong sa ating simbahan. Tayo'y sumusunod sa Diyos, gumagawa ng mabuti, hindi para kalugdan niya, kundi dahil tayo'y nauna niyang mahalin, kaawaan, at paglingkuran. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, ipalaganap ang awa at kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inidinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Mr. Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sa kisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.